Good afternoon. Welcome to Jew Life in the Philippines. Today is Wednesday. Yan ang napakainit ngayon dito. Buti na lang yung mga tanim namin ay walang kuan man, nabubuhay na sila. Ayan. Grabe. Parang yung no, ang resulta ngayon sa kuan sa mga damo. Kaya ayong mga bumagabilihan naman namin, tuloy-tuloy yung mga ano niya, pag may lipas, palipas, merong parating na naman. At yan ang mga kuan tanim. Punta ako sa kabila. Nagwalis kami kanina kaya yan. Hindi magtag ano, para natin siyang plaza. Kaya ganito ngayon kakuan. Ang natitira yung mga bulaklak na lang. Kasi kung di pa to na alagaan ako, sobrang kuan. Patay lahat to. Kaya ito naman siya, gustong-gusto niya yung init, oh. Si African Talisay. Punta ako sa kabila at puntahan ko yung Dragon Fruit. Ito siya, yung mga sampalok. Napaka ano nila, kahit sobrang init. Oh, nag-uhay sila. Dito, oh. Kala mo, inanuan sila ng kwan? Mower? Yung mower, yung spray, pero sa init to ng araw, no? Para siyang na-sprayhan, pero sa araw lang yan. Matay ang kwan, mga damo. Dahil yung init, super. Marami ng warning ngayon sa heat wave, so yun. Sinabi kasi grabe ka, delikado. At ang delikado ngayon pag may magkuan, merong magsunog, kasi kahit saan lang makapunta. At buti naman dito merong silong, pag pumunta ka dito yan, merong malalaking kahoy na pwede makasilong. Iba talaga pag mayroong malaking kahoy. Tinitingnan ko yung kuan, pangalan nito, yung dragon fruit. Akala mo na kuan siya. Sobrang jid talaga kainit. Pero mapubuhay naman yan sila. Hala, ang baka, kawawa naman yung baka. So, pag may kahoy kagaya niyan, may germelina, hindi namin sila pinuputol. Para lang yan sa landong. Pero pag sobra na sigurong laki, anuhin namin para magsalingsing. May duhat pa dyan. Maganda talaga may puno. Kasi magkuan ba? Sinisulungan. Kaya yung mga tanim dito, kumbaga magtanim nga hindi madiligan, apatay talaga. Kaysa walang exempted ngayon sa kuan, sa init. Tahan ko muna. Punta muna tayo sa Dragon Fruit dito. Kaya ganitong mga kuan, hindi ka pwedeng mag
Pangalan nito magtanim ng pagwala ang tubig. Kasi halos dito ngayon, hirap sa tubig. Minsan nga yung mga mineral water, ano din, wala nang kuan ba. Walang stock. La la la. Yan, tinitingnan ko kasi baka may nalaglag or may natanggal. Wala naman. Okay lang. Dito. Wala rin. Ay. Okay dito. Meron kaming chocolate hills dito, oh. Hindi lang namin siya pinakakailaman. At ito naman si Dudong ko. Nagawa-gawa din siya ng kubo dito. Bahay na din yata to, eh. Unti-unti niya tong ano ginagawa para meron siyang pag-upuan dito pag... Wow, payag na talaga. Yan siya. Para pag mayroong garden na dito, hindi na lakad-lakad doon sa kabilang bahay. Kasi landong naman dito. Ang dragon fruit, maganda siya sa init. Lumalaban yan. Kaya ito siyang nabili ko. Lahat yan, puro siya healthy. Kasi hindi pwede magtanim ka ng may mga fungus. Hahawa lahat yan. Kailangan talaga, ano siya. Walang mga sukuan. Ganyan lang ang, ano, ganyan lang ang itsura ng tinamnan niya kasi for temporary lang muna. Kasi paakyat pa yan sila. Ayun, sa kabila. Wala ka nang makikita ang green na damo doon. Tsaka yung baka, kawawa naman yung baka. Hindi mayata nainitan to. Sarap. Ay, ganda naman tong isilong. Tinayo yung baka dito. Kuan, yung damo nila sobra kag patay na. Kaya, yung ibang lugar, minsan nilalagyan daw nila ng ano yung shade. Antipara yung kuan, yung mata sa baka, ng green. Para kahit patay yung damo, makikita nila green ang color. May sa kabila naman, nagsusunog. Doon, ang laki yan kanina. Halos yata ang kubo dyan ni tatay, nasunog rin. Kasi sa sobrang init. Wow, yung baka, walang silungan. Tapos, dapat hinihipo, tinoano to. Kumakain naman siya sa bagay. Ang baka kasi, lumalaban yan sila sa init. Pero iba yung init ngayon. Makapal yata yung balat nila. So, yun lang muna ang aking update sa farm ni Ma'am Elsa. Good morning, Ma'am. Good morning, Mom, from America, and good morning, Mom Elsa, from Denmark. Thank you for watching Jewel Life in the Philippines.